Yo, what's up mga kagwaps? Welcome back dito sa Gwaps TV Official. So for today's video natin ngayon mga tropang kalapatids, ipapakita ko sa inyo yung mga kalapati ko na sobrang lakas magsironda mga kagwaps at inaabot na ng dilim sa paglipad para lang makapagpalakas. Kasi mga kagwaps, alam nyo naman yung competition pagdating sa club race dito sa Nueva Ecija, talagang sobrang lalakas at sobrang dami ng magagaling. Kahit yung mga newbie, mga tropa, talagang nakikipagsabayan na sa mga veterano kasi nga talagang pagalingan at diskarte na ngayon sa karera. Saka sobrang dami na rin kasi mga agops ng mga magagandang linyada at yung mga newbie kasi mga natututo na rin na talagang bumibili na rin sila sa mga nagcha-champion mga agops. Kaya pagdating ng karera, kung ano yung gamit nilang ibon, kung galing yun sa champion mga agops, malamang talaga na nagpo-produce ng mga malalakas na mga young birds. Kaya ang masasabi ko lang sa mga newbie rito sa lugar namin, talagang sobrang advanced nila mag-isip at ang lalakas nila. Malipat tayo dito mga kagwaps sa mga kalapati ko na to. Mga pahabol to mga kagwaps sa PHA MacArthur race. So titingnan natin kung hahabol to kasi kailangan din natin maglaro doon upang nang sagayon mga kagwaps matril tayo. Ito pa yung isa mga kagwaps. Itong pairing na to, naglabas na rin to ng young birds sa atin at malamang sa MacArthur ring din yung isisingsing natin dito mga kagwaps. So konting silip muna sa ating mga young birds. Ayan o, medyo maliliit pa sila at talagang delay to mga kagwaps. So titingnan natin kasi kailangan daw pala sa singsing naka-club ring dito sa amin at syempre yung PHA ring. Kaya ayan, dalawang singsing yung isusok-sok namin dito sa mga to. Etong lagi kong inaabangan mga kagwaps, si Tatay Pakito, medyo talagang sumablay sa breeding ngayon kasi yung shell nitong Ansonong natin na Vandenbroek din, malambot mga kagwaps kaya nag-add tayo ng calcium. Pero sana mag-itlog to at maging okay yung itlog nila kasi ayan, hindi natin makukuna ng pang-MacArthur itong si Tatay Pakito kapag ka hindi nagbuga itong Ansonong natin na to mga kagwaps. Kaya medyo abang-abang din kami dito. Silipin muna natin mga kagwaps itong si Speed. Medyo tinanggalan natin siya ng kapares ngayon mga kagwaps at kita nyo naman medyo pinalalakas ulit natin siyang mamarako. So kapag malakas na itong mamarako mga kagwaps, bibigyan ulit natin to ng kapares at syempre paghahabulin din natin mga kagwaps. So ngayon silipin muna natin. So sa mga kalapatids natin dyan na gustong umamo ang inyong mga kalapate, lagi nyo lang pong gagawin itong ginagawa ni Kuya Gwaps TV Official na lagi ko pong pinatutuka sa akin pong kamay itong mga kalapati natin. Kaya po medyo nagiging matapang sila, nagiging territorial sila at ipinagtatanggol nila mga kagwaps yung mga kulungan nila. Kaya sinasabi ng iba na umaamo yung kalapati kasi nga nasasanay sila sa kamay ng kanilang mga amo mga kagwaps. Kaya sa mga kalapatids natin dyan na gusto pong magkaroon ng mga ganitong klaseng kalapati, lagi nyo lang pong patukain sa inyo pong mga kamay ang inyong kalapati. Silipin din natin mga kagwaps itong si Mr. Pakito. Ayan, kung mapapansin nyo, ganun din po yung palagi kong ginagawa sa kanya. Lagi ko po siyang pinatutuka sa kamay ko mga kagwaps. Kaya kahit na mailap to, galing to sa club race mga kagwaps na talagang hindi mo kayang hawakan kapag dating sa karera at sobrang ilap, napapaamo pa rin natin mga kagwaps kasi nga mayroon tayong patience at syempre yung pagpapractice at pagsasanay natin sa mga kalapati na to, sinusuklian lang nila mga kagwaps. So sa iba, ayan, medyo brutal yan kasi nakikipagtukaan sa akin itong si Pakito. Pero syempre mga kagwaps, isa kasi to sa mga gusto kong ginagawa kasi parang benefits na rin to sa akin saka sa kalapati ko na mayroon kaming banding mga kagwaps na kahit na nasasaktan niya ako at tinutuka niya ako, okay lang sa atin mga tropa. So silipin naman natin ito po nga mga young bird natin. Ayan, so naka JPRC to, isang singsing lang mga kagwaps at sa 3 million to lilipad. So yung kaparis nito mga kagwaps naman, siningsingan naman natin ng MacArthur at saka ng CLRPC mga kagwaps. Ayan, so makikita nyo na okay naman itong mga young bird natin at syempre lahi ni Pakito yan mga tropang kalapatids. Medyo nagpapapansin sa atin mga kagwaps itong 515 line natin na tumagpos ng Legazpi Albay mga tropa. Ayan o, kanina bago ko siya i-video kalakas niyang mamarako. So siguro nagpapadala to dun sa taas at ihihiwalay ko ng kulungan and then saka natin siya titrainingin dun mga kagwaps para nang sagayon baka sakaling mabilis tong ibon gamitin natin na pangpuling mga tropa. Ayan, ready to jump na mga kagwaps itong ating mga kalapate. So kung mapapansin nyo dito sa ating mga Winter Warriors, medyo okay na po yung kanilang mga itsura at talagang medyo matured na po kung titingnan nyo po sila. Dahil po kasi mga tropa, ang pagpaparonda po namin dito sa mga kalapati po namin na to, tatlong beses po sa isang araw mga kagwaps. Kaya yung katawan po nila, kumbaga sa tao, batak na batak mga tropang kalapatid. So yan, dito sa kabilang side mga tropang kalapatid, nandito pa yung iba. So sa lahat po ng nag-aabang sa winter natin, samahan nyo po akong manalangin at sana makapagpauwi tayo mga tropang kalapatids, mga kagwaps sa winter race natin kasi syempre mainam na rin na kahit papano nakikipagsabayan tayo sa malalakas mga kalapatids. Boss, 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 labas na, labas na, labas, labas. Ayan na mga kagwaps, nagtalunan na. Ayan na mga kagwaps, sumiikot na rin sila oh.
Kita nyo ba, may kakaiba ba mga agwaps sa pagronda ng mga kalapati natin? Siguro yung iba, nakikita nyo naman mga agwaps yung nililiparan ng kalapati natin. Eh, hindi naman sa pagyayabang mga agwaps, eh talagang itong mga kalapati natin eh inaabot na ng ronda sa dilim mga agwaps. Ay no, kita nyo naman oh, kung makikita nyo yung kalangitan, medyo mapula na mga agwaps sa talagang papahapon na. Kasi nga, eh magdidilim na rin mga tropang kalapatid. So kita nyo, meron na rin buwan dito mga tropa. O yan, pakita natin no. Tanong hindi nyo sasabihin mga agwaps, eh, hindi naman sa pagyayabang pero rumoronda yung kalapati ko ng madilim. Ayan na o, kita nyo, tumaas pa sila. Oops, umabot na yata ng buwan mga tropang kalapatids. Diba? Ganyan ako magparonda mga tropa, magatanghali hapon ang paronda natin. Para syempre, kahit na abutin sila ng cut-off at hapon na, eh, uuwi pa rin sila. Kasi nga, sanay silang lumipad sa medyo madilim mga tropa. O, palung-palu kayo ah. Kita nyo, mapulang-mapula na yung nililiparan nila mga tropa at pinapanood namin dito ng pinsang kong si Yaoming. Kasi medyo naglilibang kami mga tropang kalapatid sa lumilipad talaga ng ganitong oras yung mga kalapati natin. Kaya sabi ko nga sa inyo, eh talagang tsaga-tsaga lang mga tropang kalapatids para nang sa gayon eh mapalakas natin itong mga kalapati natin. Kasi hindi tayo magpepedring mga tropa at yung ginawa natin sa kanila eh paunti-unting bunos at bawas lang ng pakpak para nang sa gayon, eh, diretso pa rin ang paglipad nila kahit hindi ganong katagalan. Ang mahalaga ay na-exercise ang kanilang mga katawan mga tropang kalapatids. Pero eto, mukhang aabutin na naman ng dilim to mga tropa bago to magsibaba. So abangan natin kung anong oras to bababa. Oh, eh, ay dalawa at tatlo pala mga tropang kalapatids. Nauna nang bumaba at nakanganga. Medyo madilim lang kaya di nyo nakikita. Oh, bumaba na rin ang dalawa. Ayun na, meron nang pumasok. So ito na yung iba. Ayun na mga agwaps. So kung mapapansin nyo, medyo madilim lang talaga kasi nga maggagabi na at nakanganga yung mga kalapati natin. So ibig sabihin nun, medyo ginanahan sila sa pagronda, medyo matagal silang nagro-ronda at pinagod po nila yung kanilang mga sarili para lang po lumakas ang kanilang mga katawan, mga tropang kalapatids. Kaya ngayon naman, eh papapasukin natin to katulong ng ating pinsan na si Yaoming mga agwap. So yan, ini-stick niya na rin sa likod para nang sa gayon mga tropang kalapatids eh pumasok na itong mga kalapati natin na to. Kasi medyo madilim na nga at may pupuntahan pa rin si Kuya Gwaps TV Official. So yan, isa-isang pagdapo nila mga agwap. So ganyan ang mangyayari kapag sa karera, sana lumakas sila mga tropa at sana eh marami tayong mapagtagpos mga tropang kalapatids para nang sa gayon yung mga nag-aabang sa mga kalapati natin at yung mga nabigyan mga tropang kalapatids eh talagang ganahan sa pag-aalaga. Ayan, nilapitan ko na mga tropa at medyo tinaas natin yung brightness upang nang sa gayon makita nyo na talagang itong mga kalapati natin dito eh bukang-buka yung pakpak at nakanganga mga tropang kalapatids kasi sumisimbolo din yon na talagang yung kalapati eh nagpagod at pinahirapan yung kanilang mga sarili mga agwaps para makapag-training. So ito, papasukin lang natin to. Ayan na mga agwaps, bagsak na bagsak yung mga katawan ng mga Maya Warriors natin, no? Kitang-kita nyo naman. Ayan mga tropa, ganun sana.